Ayan, ito nga po pala yung katuloy ng video natin nung nakaraan, kung sino man po ang nakapanood. At nagpapasalamat na po pala ako sa mga nag-support sa aking video at sa mga susunod pa na video. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, huwag niyo pong kalimutan na mag-follow, mag-subscribe sa ating channel. Ayan, nakaschedule kasi ang araw na ito ng General Assembly orientation ng mga magulang. So ipinakilala lahat ng mga officers ng school, ang per department. So ayan, para naman po hindi nawawala ang ating mga magulang kung saan at sino ang dapat tanungin o kung saan natin i-raise ang ating mga concern. Ayan nga po, dahil sabi ko nga po kanina sa nakaraan kong video pala, ayan yung curriculum na at ang building ng Easter College ay maraming kinoconstruct dahil nga po marumarami ang mga estudyante. Ayan, so ayan nga po, general orientation ng parents. Kung sasabihin po lahat dyan kung ano po ang dapat malaman ng mga parents at kung ano rin po yung kanilang mga rules and regulation, kailangan po nilang sabihin yan sa mga nanay. So challenging pala ang maging isang magulang, lalo na sa toddler years o stage ng mga bata, lalong-lalo na yung pag-aaral nila na kailangan natin silang bantayan, dahil diniscuss nga sa orientation na ito kung paano din maging isang mabuting magulang sa ating mga anak. Ayan, kung meron man pong nais mag-comment dyan na katulad ko na nanay, ayan, pwede naman po kayo magbigay ng inyong reaction. Ayan nga po, so nakikita ninyo, nag-meeting din kami sa class after ng General Assembly, guys. So nakita nyo ba yung pangalan ko dun? Isa ko sa officer, dahil hindi ko naman po matanggihan ang teacher ni Marion, dahil syempre as a nanay, kailangan din po nating makipagkaibigan o makipag-socialize sa mga magulang ng ating mga anak sa school. So ayan po, uwi na nga po kami dahil dadaanan namin ito sa labas. Ayan yung, alam niyo po ba yung dalag o catfish o madfish ba yan? Nakita ni Marion at ng aking anak na si Rowan, ayan, natuwa sila dahil nga po ang likot-likot ng mga isda dyan sa lagayan. O ayan, di ba, pauwi na kami niyan, guys. So pagka-uwi namin, guys, siguro meron na tayong isang linggo na o dalawang linggo na nag-attend na ng school si Marion. Kaya ayan, meron siyang inuwing assignment. Ayan yung kanyang first assignment, kung hindi ako nagkakamali, o di ba? Nakakalimutan ko na talaga lahat, dahil ang alam niyo po pala, ang nanay minsan nag-overlap ng mga iniisip, dahil hindi lang naman na pag-aalaga ang ginagawa natin sa araw-araw, nagluluto rin tayo, naglalaba, o di ba? Isa tayong dakilang ina. So ayan, dahil proud nga ako sa anak kong si Marion, ang galing-galing niyang makaintindi ng mga directions o instructions kapag siya ay sinasabihan. So nakakatuwa lamang dahil hindi ko siya inattend, pinunta sa school ng as early as 5 years old. So ayan, ang galing niyang mag-determine ng mga kulay. Kapag sinabi ko lang yung kulay na dapat niya gawin, ayun, alam na niya agad. Nakakatuwa dahil hindi ako katulad niya nung ako ay isang estudyante pa lamang. Naku, hindi ko talaga maintindihan kung anong tinuturo sa akin ng aking nanay noon, pati ang aking teacher. So ayan, tinatanong niya kung ano bang dapat niyang gawin dyan sa mga nakasulat dyan sa kanyang paper. So dahil nga ayan, natuwa naman ako dahil mabilis niya itong natapos. Ayan yung set ng kanyang assignment. Dahil dyan, guys, ito pa yung isa kong kinaka-proud sa aking anak. Alam na niyang isulat ang kanyang pangalan dahil hindi pa siya nag-aaral, tamad siyang magsulat. So sabi ko, paano kaya siya matutulo? Dahil yan, nakita ko ang galing niya. Dahil hindi ko katulad. Ayan, proud parent talaga here. Thank you so much, guys, for watching. Wala na akong masasabi. Thank you ulit sa inyong pag-suporta. Goodbye and God bless. See you again on my next video. Bye bye. Oh, enough na, it's okay. Okay, that's good job. Narinig nyo ba si Rowan sa background? Ayan, gusto rin niyang gumaya. Kaya ayan, o sige, magsulat ka na dyan. Bye.